Awit ka, kalangitan, magalak sa kalupaan. Narito ang pong mahal, darating upang tulungan ng mga luka ng hirap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ikadalawampot araw ng buwan ng Disyembre, at ang banal na misang ito ay mapapakinggan po natin mamaya ang anunsasyon kay Maria, na kung saan ito ang rurok ng kaligtasan na bigay sa atin bilang mga makasalanan para ang bawat isa sa atin ay maligtas sa kasalanan na hahantong sa kamatayan. Dahilan sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, ng bugtong na anak ng Diyos, ang bawat isa ay nagkapuwang sa langit, nagkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Berheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel, at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Berhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang iyong kaluuban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kataasan ng langit." Samugot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías,
Pahinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak na lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sino nang tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon darating sa dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia! Buksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaruroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari itong gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na
ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Gambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang ating unang pagbasa ay galing kay Propeta Isaías. At ang background ng ating unang pagbasa ay si Haring Akas ay gustong makipagkunayb sa kaharian ng Assyria. Ano ho, bagamat mayroon pong inaalok ang kaharian ng Israel dahil si Haring Akas po ay hari ng Huda. Mayroong attempt na makipagkasundo o mag-isa ang kaharian ng Israel at ng Huda dahil sinasabing pariho naman tayo mga Hudyo, pariho tayo ng sinasampalatayanan, bakit hindi na lamang tayo mag-isa? Subalit, ayaw ni Haring Akas dahil mas pinipili niya ang Assyria dahil ang Assyria ay kalaban nilang pareho. At that time ay may balak ang Assyria na lusubin ang kaharian ng Huda. Kaya ang gagawin ni Haring Akas ay makikipagkunayb na lamang sa kaharian ng Assyria nang sa ganun ay hindi na matuloy ang pagsalakay. At ang ating unang pagbasa, ito ang sinabi ni Propeta Isaías, "Huwag kang makikipagkunayb, kalaban yan, mga pagano yan. Hindi nila kinikilalang Diyos si Yahweh." Kaya nga ang sabi ni Propeta Isaías, "Humingi ka sa Diyos ng palatandaan at ibibigay sa iyo." Parang sinasabi ni Propeta Isaías, malalampasan mo yan, mapagtatagumpayan mo yan. Humingi ka lang sa Diyos ng kung ano ang kinakailangan mo. Ibig sabihin ni Propeta Isaías, magpakumbaba ka lamang. Subalit hindi eh. At hindi hihingi si Akas. Kaya nga ang sabi ni Haring Akas, hinding-hindi ko susubukin ang aking Diyos. Yun ang kanyang mentality. Subalit sinasamahan na nga siya ni Propeta Isaías na magpakumbaba, aminin ang kanyang pagiging kaliitan, kaliitan ng kaharian na iyon at siya'y tutulungan ng Diyos. Subalit, no good. Dahil para kay Akas, makapangyarihan siya, ang kanyang gagawin ay makikipagkunayb na lang sa kanyang kalaban, which is maling-mali at ayaw ng Diyos na makipagkunayb dahil ito'y makukontaminate ng kanilang pananampalataya dahil Diyos-Diyosang si Baal lamang ang sinasampalatayanan ng kabilang kaharian. Yun ang gustong protektahan ni Yahweh. Subalit matigas nga po ang ulo, mayroong kataasan ng kalooban si Haring Akas, kaya hindi siya sinamahan ng Panginoon. Ito ang ating unang pagbasa. Ano ho? Ang nais ng ating unang pagbasa ay pag-amin sa harapan ng Diyos, ng kanyang kaliitan, ng kanyang pagpapakumbaba. At nandoon ang Diyos, sasamahan siya, gagabayan siya, proproteksyonan siya. Subalit hindi ito nagawa ni Haring Akas. Ganito naman talaga sa Biblia, tingnan niyo po, mula kay Abraham hanggang sa kung sino-sino mga tauhan ang tinawag ng Diyos, kung sino ang nagpapakumbaba, iyon ang itinataas ng Diyos. Tingnan niyo po si Moises. Si Moises ay hindi tinawag ni Yahweh noong siya'y nandoon sa kanyang kasikatan. Noong nandoon pa siya, nung itinuturing pang-anak ng paraon, alam natin na
si Moises ay papatayin na sana yan. Noong kabataan pa niya, noong sanggol pa lang na nakita lang ng anak ng paraon na pinaalagaan sa isang babaeng Hebreo na ang nag-alaga mismo ang nanay ni Moises. Nandoon sa paraon pa si Moises, hindi ito tinawag ni Yahweh dahil ito pa ang kanyang kasikatan. Kailan tinawag si Moises? Noong pinahahabol na siya ng paraon para ipapatay, doon siya tinawag ni Yahweh. Ganito kumilos ang Diyos. Tingnan niyo po, kahit dito sa pagsilang ng ating Panginoon, mas pinipili ng Diyos ang maliliit na tao, ang mga walang impluensya, mga walang kapangyarihan. Kahit ang teritoryo na lamang ang Bethlehem, na hindi nakasulat sa lumang tipan, at nanggaling doon si Maria, nanggaling doon ang ating Panginoon at doon isisilang. Kaya nga sabi ni Nathanael, kung inyong matatandaan, noong tinawag siya ni Felipe para ipakita sa kanya ang Panginoon at para ipakilala, ano ang sabi ni Nathanael? Mayroon bang mangyaya, mayroon bang manggagaling mabuti mula sa Nazareth, mula sa Bethlehem? Dahil isang hamak na lugar ito. At ito ang pinipili ng Diyos, itong mga nasa laylayan, itong nasa, sabihin natin, yung maliliit na bagay, maliliit na tao na walang maibubuga. Dito ginagamit ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito ang hinihingi niya kay Akas. Subalit, hindi ito ginawa ni Akas dahil mataas ang kalooban ni Akas. Sa ating ebanghelyo, kapansin-pansin ang ginamit ni Maria ang kanyang pagpapakilalang ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang lahat ng iyong sinabi. Ano ho? Alipin. Ibig sabihin, maliit na maliit, ako'y alipin ng Panginoon. Sa lahat ng sinabi sa kanya ng Anghel Gabriel na ikaw ay magiging nanay, ikaw ay lulukuban ng Espiritu Santo, inamin ni Maria ang kanyang pagiging dukha, ang kanyang pagiging maliit, ang kanyang pagiging mababa. Ito ang kinalulugdan ng Diyos. Ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, naway mayroon man po tayong mga kapasidad. Halimbawa na lamang mayroon man tayong mga doctorate, mayroon man tayong mga masteral, humahawak man tayo ng kapangyarihan, ma-impluensya man tayo, ang paanyaya ng ating Panginoon sa kaloob-looban ng ating puso, kung gusto nating maghari ang Diyos, pagpapakumbaba at pag-amin sa ating kaliitan bilang mga likha ng Diyos, doon lamang maghahari ng tunay ang ating Panginoon sa ating mga buhay kung atin itatama at ilulugar kung saan tayo nakalugar bilang kanyang mga nilikha. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, aming handog ang pinapayatal, alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Ngayon din aming inandog ang aming puso upang di ito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang at magkasalo-salo na sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasa, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahal
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Salamat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain inyong lahat. At sumain inyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kudero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kudero ng Diyos, maawa ka. Kudero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya ang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananako, ang iyong bayan palayain mong lubos.
kasam namin ang iyong pagtatag, ang pag-aari mo amin ita. Jesus ang at namin iwanag mong tunay na siya namin ang law sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayang palaya. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay mapagkamit mo ang tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na nakikita natin sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. At bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyang foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi sa ika-lima ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dry goods tulad ng mga bigas, delata, noodles at iba pa na ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating mga kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyari magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ika-apat, sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 21 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga taong ito, pati sa mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparanong sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at mapakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita, si Jesus ay muling magbabalik, maganda ng may pananabik.